na natin si Yusek Diosdado San Antonio, Undersecretary for Curriculum and Instruction ng DepEd. Yusek and San Antonio. Good morning, sir. Happy New Year, sir. Morning po. Morning po. Happy New Year. Happy New Year. Hindi ko alam. Happy New Year po. Napakinggan niyo ba yung ano, interview namin kanina sa ano po, kay Yusek Perez? Sorry po, hindi. Pero parang may idea po ako na binanggit yung pakikipagtulungan sa amin tungkol sa comprehensive sexuality education. Oo, nasa ano to po eh, isama-isama, yung parang ano na isasama sa modules this ano school year, yung dahil nga doon tumataas ang kaso ng adolescent pregnancy. Ano ang ano dito ng DepEd, Yusek? Una po, kasi basic education tayo, lahat halos ng mga bagay-bagay na dapat alam ng ating mga kabataan Pilipino ay kailangang makover sa ating curriculum. At ito pong mga konsepto na may kinalaman sa comprehensive sexuality education ay integrated po yan sa ating, ibig kong sabihin, kasama sa ating mga most essential learning competencies na ginagamit ngayong taon. Hindi ko lang po mabigay yung mga detalye kasi inaantay ko yung update sa akin ng bureau director natin. Tumawag na po kayo. So, ang gusto ko lang pong bigyan din ay talaga pong katulong tayo ng buong pamayanan ng Pilipinas sa pagbibigay ng maayos na pagpapatuto sa mga kabataan, ang kasama na rin itong comprehensive sexuality education concerns. Alam naman po at nabanggit na na mataas po yung issue rin po sa atin yung teenage pregnancy noong isang taon nagkaroon po ng parang summit tungkol dito na aktibo pong naging bahagi ang kagawaran ng edukasyon. So, ngayon no, nakaano na to para naka-incorporate na. So, paano ho natin mas palalakasin pa ang pag-ano ho doon sa mga modules? Ang sinabi po natin, itong mga self-learning modules na ating dinidisenyo at pinapamudmud ay kasama po ito, age-appropriate po, syempre, pag mga bata, hindi naman kailangang pag-usapan yung mga mas mahirap na unawain ng murang isip pa. Sa high school po, lalong-lalo na sa senior high school, ay mas, ano na po, mas maliwanag yung pag-uusap tungkol sa, syempre, pinaka-issue talaga yung reproductive system, paano ito nangyayari, siguro mga habits na kailangang nandyan sa isang mamamayan na responsable kung isagawa niya ang kanyang mga gawain sa buhay. Ito po ay sabi nga natin, sinisiguro natin age appropriate at yung context naman po ay dapat maayos pag ito ay nai-include sa ating mga pinagpapaaral o itinuturo sa ating mga mag-aaral. Pero in broad strokes lang po, Yusek, ano-ano specifically sa sex education yung ituturo sa mga bata, for example, from kinder to grade 12? Ano lang yung mga bagay na pag-uusapan ng teacher at saka ng mga estudyante? Yung po sa early grades, usually mga body parts, para yun yung foundation ng pagkakaunawa ng mga functions nito later. Yung po sa mas mataas na sa senior high school ay ang nasabi ko nga po, responsible behavior as a citizen, kasama na yung behavior niya sa aspetong pansexual, yung kasama na rin siyempre ang pagpapaunawa na ng pagpapahalaga sa pagmaayos o responsabing pagpaplano ng pamilya. Mga broad strokes lang po ito, hindi naman talaga yung mga detalye na itinuturo sa mga ikakasal na. Ang sinasabi lang po natin ay dapat nauunawaan na ng mga kabataan na kailangang responsible sila sa kanilang mga behavior at kami rin po, maliban sa mga modules na to, mayroon kami mga ambassadors for yung mga ano natin, exemplars na mga mamamayang Pilipino na celebrities na tumutulong din sa amin sa pagbigay diin na hindi naman kailangang pag in love ka ay may mga kasabay ng kung ano-ano. So, sumbaga, pinapahalagahan po natin yung mga pagsasagawa ng bagay sa tamang panahon. Yung pwede mong mapa
liwanag, gumapa, ma-express yung pagmamahal mo na hindi naman in sexual terms. Yung mga ganun pong issue ay binibigyan din natin. Ano yung pinagkaiba nun sa yung ngayon, yung kung parang merong sinusulong po ang popcorn na ano? Ano ba yung madadagdag kung meron man po, Yusek? Ang kami naman po ay nakikinig sa mga input ng ating mga partners at ang siyempre po ang parang sa PAPCOM naman talagang yung issue ng responsableng pagpapamilya. So yung ganun po ay nako-cover din dito pero hindi po kailangang ituro na ito yung gagawin nyo. Yung mga introductory concepts lang, mga options nila na kailangang na pamimilian sa mga pagbehave nila sa mga aspetong may ganyang sa ganyang issue po at so ang ibig pong sabihin natin gusto natin na ang K to 12 graduate ay pag-alis sa step ed schools o sa mga K to 12 schools ay may baong mga maayos na pagpapahalaga at pagkakaunawa, kasanayan at kaalaman tungkol din po sa responsableng behavior bilang isang mamamayang Pilipino na kasama na po dyan yung itong ang sexual issues na ito. Kaya nga po comprehensive sexuality education ang tawag natin. Curious lang po ako, Yusek, ano ba ang paninindigan ng DepEd? Ano ba? Safe sex ba ang ituturo ninyo? Protected sex ba o self-restraint? Ibig sabihin, tuturo ninyo kung anong tamang edad kayo dapat mag-engage in sexual activity o ituturo rin nyo ba kung paano gumamit ng mga protection pag magse-sex? Ano ba ang inyong ituturo exactly sa K-12? Mark, ito, isa bago nyo po sagutin yung tanong ni Mark. Medyo connected naman to kasi may nagtatanong ho dito. Yung to kanyang anak ay grade 8 at sinabihan sila na gumawa ng project on dating in Asia, yan, and how to do safe sex in grade 8. Ayun nga eh. Nalilito rin niya ako eh. Ano ba ang ituturo ba sa kanila eh? Okay sex, na okay sa ganitong edad ay pwedeng makipag-sex pero ganito nyo po proteksyonan ang inyong sex. Paano ho ba ang curriculum natin dyan, Yusek? Sabi ko nga, yung pinakadetalyihin, wala talaga akong hawak ngayon. Pero ang nauunawaan ko, hindi naman po ganun kailangan sabihin na ganitong edad, pwede ka nang makipag-sex. Ang naiintindihan ko po ay, dapat makipag-sex ka kung mayroon ka ng asawa. So, yun yung pong mga ganun. At kung may asawa ka na, paano ang behavior ng isang mamamayan na responsable sa pagpapamilya? Mag-aanak ka ba ng marami kung hindi mo naman kaya? Yung mga ganun po. Tapos po, yung mga options naman ay hindi naman kailangan detalyihin yan dito sa ating basic education kasi para nga po ito sa mga kabataan. So ang sinasabi ko kanina ay yung pong mga konsepto na makakatulong na ang paggagawa nila ng mga desisyon ay responsable sila doon. Yung po ang bibigyan natin ng DN. Pero yung pong mga detalye na kailan ka pwede at ano ay, yun po, sabihin kung kailan pwede, ako po, pag nireview po natin itong curriculum na to, ang papanindigan ko po ay dapat sinasabi na pwede ang sex pag may asawa ka na. Ito kasi syempre, yung sir, hindi ko alam kung mag-agree kayo, pero kalaban nyo ang ano ngayon dito ang internet eh. Diba? May sariling edukasyon din doon. Kalaban ng ang internet, kita naman natin sa internet, lahat ito ay na-access na rin. Nakwento ko na po ito yata sa isang interview. Minsan, ako po kasi very serious and passionate basic educator. So lahat ng mali sa ating sosyedad, iniisip ko, may kasalanan ako dyan kasi hindi ko naturuan ng maayos yung dati kong estudyante at lahat. So minibiro ko nga yung mga kapwa teachers ko po na sabi ko baka ito yung mga dahilan na hindi tayo kaagad makakaakyat sa langit pag tayo namatay. Ibig ko po sabihin, lahat po ng mga, yun na nga, mga maraming mga nangyayari sa ating pamayanan ay sa talaging sinasabi kasalanan ng education sector yan. Pero ito pong mga pagpapahalaga, mga habits,
hindi lang naman schools ang nagtuturo. Ang sabi po sa akin ng pare na kinausap ko ay, huwag ka naman masyadong seryoso kasi kasalanan din niya ng ibang institusyon ng ating bansa. Ano po? Ay, ibig sabihin, ang nurture ng isang maayos na mamamayan, may papel po ang DepEd, may papel ang pamilya, may papel ang simbahan, may papel mismo yung mas malaking society natin, kasama na rin po siyempre yung mass media. Kasi kung ano po, pag tinuro po natin ito ng sabay-sabay, ay mas magiging madalim at malakas yung mga pagpapahalaga at pagkakaunawa ng mga mamamayang Pilipino. So, ito po ay collective responsibility ang gusto ko pong bigyan diin na kami may gagawin din, pero kailangan po yung ginagawa namin o yung mga mensaheng binibigay natin sa DepEd, ayun din ang nakikita nila sa mas malaking society. Mas maganda po yun, mas magiging mabisa ang pagpapalalim ng, yun na nga po, pagpapahalaga at mga kasanayan at kaalaman ng mga mamamayang Pilipino. Kasi ano din, agree. Din dyan, Yusek, di ba parang challenge din sa inyo dyan, yung environment ng mga estudyante Opo, totoo po yun. Diba? Kaya po, ang sinasabi natin, at nakita naman po natin ngayong COVID-19 na nagtutulong-tulong ang lahat, lalo-lalo na po ang local government at ang lahat ng sectors pati development partners natin para maitawid itong distance learning delivery modalities na ating inihahain. So, patunay po ito na pag tayo yung nagkaisa, yung totoong bayanihan ay nangyayari naman, at sana lalo pati na rin dito sa mga ganitong isyo ay buhay din po ang pagbabayanihan ng lahat ng sektor ng ating bansa. Kasama na rin po kami para po mas madali at hindi na po confuse ang bata. Sige, abangan natin. At isang araw siguro mag-set tayo kung paano. Tingnan natin, baka kumpleto na yung report sa inyo, Yusek. Pwede bahagi sa amin kung paano yung magiging, ano ba tawag doon, diskarte ng mga guro, mga school officials doon sa, sabi niyo nga, kinder, iba ang approach. Pag hanggang kinder 12, siyempre mag-iba-iba ng approach yan, di ba? Malaman nun namin, di ba? Kung paano. Opo, yung pong detalye sa susunod. Araling ko yung susunod ko yung detalye. Sir, masama yung sisimula ang taon, may utang, ha? Ako magbabayad po ako. Marunong po ako magbayad ng utang. Sige, sisimuling ka namin. Ayan, ingat po kayo palagi, Yusek. Salamat po, Yusek. Happy New Year. Po kayo. Ganun po, si Yusek Diosdado San Antonio, Undersecretary for Curriculum and Instruction ng Department of Education.